So what's up guys? Good morning! Ngayong episode ay sasama ulit tayo sa Pukot. So, may naglaglag ng pukot dito sa tabing dagat, dito sa tapat namin. Titignan natin kung marami silang huli. Ano po? Kung first time pa lang po kayo nakakita ng pumumukot, ito po yung technique na actually bata pa lang ako ay marami nang namumukot dito sa amin. So masasabi natin na ito ay nakagawian na talagang technique ng pangisda dito sa amin sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. So ito yung mahabang lambat, siguro nasa 100 metro yung haba ng lambat. Ilalaglag siya sa ilog, pa curve na ganun. Tapos ay may manghihila sa magkabilang dulo. No. Hihilahin nila patabi yung lambat. Sa gitna ng lambat ay mayroong tinatawag silang bulsa kung saan doon maiipon yung lahat ng isda na hindi sasabit doon sa gilid ng lambat. So makikita natin yan mamaya. Kaya hintayin natin kasi kalalaglag lang nila. At medyo mahaba-habang hilahan to guys. Kasi katulad ng nasabi ko, nasa 100 metro yung haba ng lambat na hihilahin nila. So ayan guys, mapapansin natin si Kuya, mag-isa siya dito. Naghihila siya ng lambat. Ayan si Kuya. Mag-isa lang siya dyan. Tapos doon sa kabila, medyo marami sila. Ayan ang layo. Malayo pa sila. Pero dahil malayo pa yun guys, punta muna tayo sa lilim. Hintayin natin sila na lumapit. So dahil malapit ako sa kubo nila at ilala, yan dyan. Dyan tayo magpapalamig muna. So, makikita nyo yung mga tao dun sa kabilang dulo. Yun yung dulo ng lambat. Yan. Mainit eh. Hindi tayo makalapit doon. Mamaya na lang. Tamad the vlogger. Pero mas marami sila. Nasa 2, 4, 5. 6. Anim yung nandun sa kabila. Tapos dun sa kabila si Kuya ay mag-isa lang siya. So ayan guys. Nandito na tayo sa lilim. Sa tabing dagat. Hintayin natin sila na matapos maghila. Dito magsasalubong yan. Tiwala lang dito yan. Ayan na sila. Dito, ito na mga side na ito yung hinihila nila. Para maging pantay yung boya. Ayan na, malapit na sila. Pero malayo pa rin yung lambat. So ayan, after 30 minutes, na nandito ako guys, ayan pala, malapit na rin siguro, mga ina-expect ko mga 10 ay lalapit na yung supot. Doon na ulit sila sa kabilang side, sa left side ko. Nandito na kami sa love beach, nakatambay kasama ko sa ate Lala. Hi. Init eh. Yun. Malapit na sila guys. Magkadikit na. Lapit na rin tayo. Para kita natin kung may sasabit ba sa lambat. Sumasabit na ba? Ayan na yung kabila. Ano po? Yan, dandaan nilang hinihila guys. Para hindi umangat yung lambat sa buhangin. Para hindi makatakas yung isda. Tatlo dito, tatlo dun sa kabila. Tatlo rin dun. Tatlo dito. Init.
kainitan to. Pero malapit na guys. Mga ano siguro 20 minutes ay masa tabi na rin to. Or less than 20. So, antabay pa tayo. At talagang ganyan. No. Ayan, hinakantilan na nila guys. Fifty-four minutes. Alas 10 ako dumating. Mula nung dumating ako. 54 minutes. So, siguro nasa isa't kalahating oras na sila dito. Kasi mga kalahating oras na sila naghihila nung dumating ako. Malapit na rin. Hayan na lang sila. Naiiwan itong kanan. Ingat. Diba? Ang hirap din ng trabaho nila guys, no? Sobrang ingat ng araw. Kaya sana ano, marami silang mahuli para sulit din naman yung paghihila nila. Sa sobrang init ng araw na to guys. Malapit na. Ayan, yung tatlong puti na yan, yan yung bulsa na tinatawag. Ito sila. Ito sa kabila. Init. Eto na. Eto na. Eto na. Yan. Umis ka na.
ko. Hindi ka naman talaga makulit. Ayun, may sumasabit na rin din. Sara si Kuya o kami. Ito yung pinakabulsa. Stop, stop. Stop. Pa, kahapon ga? Marami kayong huli kahapon? Ngayon ko lang na malayan eh. Dapat na inisil ka. Pasandiyan ka. Ganun sa mga ka. Stop, stop. Laki ng tikin, kahapon. Ito. 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 Nabili pala, 100 piso. So guys, dito na po namin tinatapos ang episode na to. Thank you for watching po. And see you next vlog. Bye-bye!